What's up, Guleman? Alright, panibagong video na naman. At syempre, ngayong araw, ituturo natin kung paano ba i-build ang Grand Cross. Yan. So, punta tayo sa aking skill na ginagamit dyan, diba? Ito yung skill na ginagamit ko. Yan. Kailangan mo lang dyan ang level 10 na Grand Cross. Tapos, bahala ka na sa iba. Yan. Tapos syempre ang stats niyan ay, teka lang, lipat muna natin ang ating build sa Grand Cross. Yan. Yan, ang stats natin sa Grand Cross ay strength at int. Syempre konting dex, or pwede namang wala ng dex din. No, pwedeng lagay mo sa beat yung iba. Kung meron kang Wheel of Cross na virus core. Yan. Siyempre, ang weapon dyan ay dapat, hindi yan. Dapat Brionac. Or kung gusto mo ng shield, di ba, pwede ka mag-Imperial set. No, pero maganda, Brionac kasi mas mataas ang magiging damage nito dahil lang ang Grand Cross ay naka-base sa Magic Attack at T-Attack. No, so, kailangan mo silang pataasin parehas. So, dahil sa tulong ng Brionac, tataas parehas ang ating P attack at M attack. Yan. Siyempre, lipat muna natin yung refinement. At importante dito na meron ka dapat na Earth Lord. Diba? Para makatulong sa iyong pag-grind. Yan. Tapos sa weapon card, ang dapat mong ginagamit yan ay kung ano yung meron ka. Napangontra mo sa Raidrick, di ba? Pero ako, ang ginagamit ko lang, di ba? Itong Golem card, dahil may P attack ito at may M attack, di ba? Mataas ang bigay niyan. At itong Pendark pa rin, no? Kaparehas lang na ginagamit natin sa Rapid Smithing. Yan. Tapos, syempre, tier set pa din, no? Tulad nung... Pero iba, yung, tawag dito. Bakit tier set, no? Yung tier set kasi kailangan ng strength. Tapos pagka mataas yung strength natin dito, nagbibigay siya ng P-attack. So, kailangan tier set. Yan. So, pwede naman, no, mag-experiment ka ng ibang equipment set, no? Tulad ng set of Magic of Master or yung mga bagong equipment. Pero ngayon, ito yung ginagamit ko, tier set, kasi wala pa ako ng bagong equipment. So, hindi ko pa siya natatry kung mas okay ba yon. Yan. Siyempre, kung meron kang accessories, ang magandang accessories doon, siyempre, yung pang-skill. Yung Dark Emblem at basta yung set na yun, yung may skill damage. Yan. Tapos, siyempre, ang enchantment mo dyan, dapat puro P-attack. Diba? P-attack ka dyan sa headgear. Tapos kung wala, ilagay mo na lang sa HP. No? Kung wala ka. Diba, saan ba may P-attack? O kaya strength. No? Yan, wala ako nun eh. Pero ayan, kung yung mga iba, no? Kailangan mo ng HP. Dahil yun sa Wheel of Cross na virus core. Kasi pag mataas yung HP mo, tapos malaki yung HP loss mo, mas tataas yung damage yung iyong Grand Cross kada bawas sa iyong HP. Yan. So, mas maigay, mas mataas yung HP mo. So, HP yung iba, tapos yung iba, lagay mo na lang sa strength. Sa weapon, ang gamit natin dyan ay Millibone pa rin, no? Tulad ng Rapid Smithing. Ganun din sa accessories, Millibone, diba? Mas swerte ka kung merong P-attack yung Millibone mo or Magic Attack, diba? O kaya, kung wala kang Millibone, diba, ito. Tatlong P-attack, pwede yan. Bakit P-attack ang dapat mong piliin kaysa sa Magic Attack? Kasi yung Brionac weapon, di ba? Doon siya naka-base sa P-attack. Yan. Kung babasahin natin yung Brionac, di ba? Oops. Yan. Yan, nakalagay dito pagka plus 15, yung Magic Attack mo ay madadagdagan ng 17% ng iyong P attack. So pag
pinataas mo ng pinataas yung P-Attack, yung 17% na dadagdag sa yung Magic Attack. At syempre, yun yung description ng Grand Cross, no? Kailangan mo ng Magic Attack at P-Attack, dahil yung total nyan ay i-divide sa 2 at i-multiply sa 1200%. Yan. At syempre, 10 enemy ang kaya niyang patayin. Tapos, lagay balik tayo sa enchant. Yan. Tapos, sa boots, strength ang meron ako. Sa aking mantle ay vitality lang. Dito, milibon. Tapos, dito ay meron akong P-Attack. Yan. Na may dex. Tapos, sa ating yan, costume ay P-Attack ulit. Yan, kumpleto ng ating set. Pwede na natin i-test, no? Punta tayo sa Raidrick. Siyempre, yung Earthlord mo dapat puro cooldown reduction yung kanyang equipment para mag-cast siya na mag-cast sa ng tawag dito ng gravity. At ang iyong sigils ay dapat meron kang unyielding at deadlock. Kasi yung Grand Cross, kinakain nito yung HP natin. Di ba? O kaya maganda ito yung gamitin mo kaysa gumamit ka ng lifesteal na card tulad ng Hunter Fly. Kasi dito sa unyielding at deadlock, di ba? Hangga't hindi 20% yung HP mo, hindi ka niya i-heal. Hindi katulad ng Hunter Fly na bigla ka niyang i-heal kahit puno pa yung HP mo. So, para yon sa ating Wheel of Cross na Biro Score. Kung wala, di ba? Ayan ang ginagamit ko. Yung Holy Light Shield. Kasi yung Wheel of Cross ko, hindi na kasha. Wala tayong slot. Saan ba yung Wheel of Cross na? Pero maganda kung meron kayong Wheel of Cross. Ay, wala. Ano ko pala? Nakombine ko pala kahapon. Yan. So, test natin. Punta tayo ng Raidrick sa spot. Sana walang tao para matest natin. Yun yung kailangan mo, no? Deadlock at unyielding sa sigils at saka Starfall at Meteor. Yan, di ba? Lahat naman tayo meron yan, Starfall at Meteor. Kahit low level lang, okay lang yun. Pero mas maganda, mas mataas na level, di ba? Para mas malaki yung damage. Pwede ka rin gumamit ng Choice Maze kung meron ka. Diba? Kaya lang yung Choice Maze ko, low level pa siya kaya hindi ko siya magamit. Kasi namamatay ako. Yan. So may tao dito, no? So guloyin natin sila. Guloyin muna natin sila. Yan. Ay, ba't nagpo-provoke? Ba't naka-concentrate pierce pala ako? Yan. So Grand Cross ang skill mo dapat. Tapos kailangan mo ng endure, no? Para hindi ka galaw ng galaw. Di ba? Kasi pinupush back tayo nitong Raidrick. Yan. Teka, hindi tayo makapag-test dito. Ang daming tao. Ayan, dito na lang may nag-iisa dito, no? Yan. So ayan ang magiging damage natin, 700 800, di ba? Tapos nakikita nyo yung HP ko, nababawasan unti-unti. Siyempre dapat sa attack mo, siguro 5 or 6. Yan, maigi pagka 5 lang para hindi siya gagalaw. Yan, tapos pag ginoto attack mo, yan na siya. Diba? 600 kasi medyo puno pa yung HP ko. Tapos kada bumababa yung HP ko, tumataas yung ating damage. Ay, hindi pala. Pag may Wheel of Cross ka pala, ganun ang mangyayari. Yan. So kung meron kang damage na 700k, diba, mati 3 hits mo lang yung Raidrick. Yan, minsan nag 800k, diba. Yan, tapos gamit ka pa ng Battle Chant, diba, para sa Holy at saka sa P-Attack para mas mataas ang iyong damage. Yan. Kung gusto mo sa card, di ba? Pwede kang maglagay ng Old Baron, di ba? Para mas malaki yung damage mo.
Kung wala naman, di ba, cobalt na lang. Kasi may strength naman yan na makakatulong sa ating gear set, di ba? Tapos syempre sa headgear may ginagamit ko tong crab card para sa V-Attack. Tapos sa aking ano pa bang pinapalitan ko dito, armor yan, tinatanggal ko yung alarm, no, para hindi siya tumalsik. Nagtatalsikan sila pagka naka-alarm card ako, eh. Yan. Tapos syempre ang headgear na card, yung Devirutti, para may strength plus 5. Tapos yan, yun lang, no. Tapos yung aking feathers, yung pa rin, no. Ay, hindi pala yun. Pinapalit. Meron akong binuo na strength feather or valor. Yun yung ginagamit ko. Pero kung wala pa, 'di ba? Okay lang naman kahit truth, kasi hindi naman ganoon kalaki yung may dadagdag nitong damage. Yan. So testing natin, lagay natin itong valor para makita nyo. So kanina yung damage ko 700 to 800. Yan, yung damage natin ngayon ay yan, 700 for 40. Alis walang nagbago, diba? Yan, yun pa rin, ganun pa rin. Pero yung kasi ilan lang na feathers yun, tapos yung P-Attack ko konti lang inalagdag na. So yung P-Attack natin dito ay 7-3 at saka 6-8. Pag pinag-add mo yan, nasa ano ba, 14k, 15k, tapos di-divide sa 2, tapos yan, bahala ka na mag-compute. Yan. So ganyan lang kasimple ang ating Grand Cross. Parehas na parehas lang sa build ng Rapid Smithing, nagkaiba lang sa ating stats, di ba? Yan. So actually kahit wala kang dex, no, pwede. Kasi hindi naman nagmi-miss itong Grand Cross. Hindi ko alam kung bakit. Pero syempre meron siyang casting time, no, na sobrang bilis naman. 0.2, no. Kaya okay lang din. Yan, yun lang for our video. Sana may natutunan kayo. At kung wala man, di ba, pwede mong i-comment sa ating comment section. At sasagutin natin yan. Alright, peace out. Kita-kits next video. Bye-bye.